Ang maganda na genetics, pero pangit ang kanyang housing, healthy naman, and sunshine queen naman ang gawin niya sa araw ano. Sa tingin nyo, kikita? Hindi, kasi may kulang. So dapat, ibigay natin ng kumpleto ang pangangailangan ng ating mga alagang pugo para ma-insure natin ang profitability. Okay? So example lagi dyan, halimbawa, ilan ang gulong ng jeep? Apat. Apat. Sure? Oh, yun, reserva, tama, lima. Kasi mayroong reserva. Okay? So example natin, ang clock health ay reserva. Kasi pag nutrition maganda, management housing, sigurado ang clock health mo ay maganda. Di ba? So halimbawa si Sir Jerry, sumakay from Hirosin, pumunta ng sentro ng Sorsogon. Plat ang isang gulong ng jeep. Makakarating kaya siya ng mabilis at safe papunta ng sentro. Di ba hindi? So, ganun yon ang mangyayari. Dapat maibigay na natin ang maayos and kompleto para tuloy-tuloy ang kita. Okay? Para maiwasan ang pagkalugi. So, masunod tayo. Sa coil production cycle, siyempre, ayan, may karoon pala ako. Anong una? Itlog o pugo? Ayan na una. Manok. Itlog o pugo? Manok. Manok o pugo? Ay, manok o itlog? Ayan una. Ayon sa genesis. Yeah, sir. Papapinag ko sa inyo yung Bible. Ang lahat ng produce ay lahat ay ready to eating. Yes. Ibig sabihin, dapat nawalang pugo. Okay. Nung nag-research ako, ang sabi ay may nahukay na fossil ay itlog. So walang nahukay na mga birds. Ganda naman si Brother Google. So ibig sabihin, itlog ang nauna. Okay? Yeah, you know. So, sa itlog, dapat tumitibang na at least 9 to 11 grams. And then, pag na-itlog na, i-incubate natin. So, ito na yung ipapapisa, tumatagal ng 16 to 18 days. And then, pag napisa, ito na yung DOC natin. Okay? So, at least dapat tumitibang na 7 grams. And then, siyempre, sisyo yan, ibubrooding natin na up to 15 days. After 15 days, fully feathered na siya, ito na yung sa growing stage ang sunod. So, at least tumitibang dapat siya ng 100 grams. Okay? Ang sunod sa growing, ito na yung ready to lay. Usually, ang edad nito ay 25 to 28. Kung bibili tayo ng ready to lay, dapat pinakamatanda na ang 26, 27. Okay? Para hindi magka-problema sa production. And then, first lay ng ating pugo ay 42 days. So, ang bilis ano? Halos isang kalahati, may nangitlog na. Ang matured quill niya, tumitibang ng 140 grams, and then meron siya nga more or less 65% egg production. So, ganyan lang. Paikot-ikot lang ang buhay ng pugo. Parang ang kalagyan ni Sarah G. Ikot-ikot lang. Ano? So, tuloy tayo. So, una doon, pinakauna sa puntasyon ay genetics. So, sa genetics, ang common na ginagamit, ito ay yung Japanese Sirel, Japanese Taiwan, Silver, Negro, Chinese Quail, Tuxedo, and Broad Crosses number 1 and 2. Okay. So, most popular breed dito sa atin, sa Pilipinas, kahit ako, ang nakakaabot sa area ko ay crossbreed ng Japanese Sirel and Japanese Taiwan. Yan yung dalawang breeder, kinocross and din yun ang binibigay na ready to lay. Okay? Bakit? Una-una, day old pa lang na-identify na ang kanilang sex, gender. Okay? So, sexual dimorphism, ang day old, ang kulay ng babae ay color brown. Kung lalaki, kulay itim. Pero kung iba ang breeder mo, mahirap i-identify. Identify mo yan pag nasa ready to lay na. Okay? So, mas maganda yung Japanese Taiwan and Japanese Sirel. And then, pangalawa, mataas ang kanyang production. Pangatlo, medium lang ang size ng kanyang itlog. Hindi naman sobrang liit, hindi naman sobrang laki. Okay? So, kasi lahat ng sobra ay masama. Okay? Pang-apat, mas mahaba ang kanyang laying lifespan. So, kaya siyang pakinabangan hanggang 1 taon. Okay? So, tuloy tayo. Tapos na tayo sa genetics. Sunod tayo sa housing. So, dapat ang housing natin, maganda ay dapat efficient para mas madali natin i-manage. So, pag madali natin i-manage, mas mataas ang survivability, siyempre konti ang mortality. And then, mas pinapataas ang productivity ng ating mga halagang pugo.
And then, building consideration, kung kayo ay magpapatayo ng kulungan ng pugo, so hindi lang nakalagay dyan, dapat malayo sa kabahayan. Dapat magpili tayo ng location para hindi tayo ereklamo. Kasi mabaho yan, lalo na kung pangit ang ating management. So unang-una rin, dito sa listahan natin, east-west orientation. So dapat, naka-east-west, silangan, kanluran, para hindi direktang tatama ang sikat na araw. Para maiwasan yung heat stress. And then pangalawa, temperature and ventilation. Dapat maganda ang temperature and ventilation para naiiwasan yung tawag na wet droppings. Okay, so kadalasan, pagpangit ang temperature and ventilation, ang nangyayari sa pugo ay nagkaka-wet droppings, ang baho ng ipon niya. Okay? So, pangatlo, siyempre, important ito, electricity and water. Okay? So, sa farm, hindi tatakbo ng maayos kung wala tayo kuryente at tubig. And then, pang-apat, ample lighting, ibig sabihin, hindi sobrang liwanag, hindi naman sobrang dilim. Dapat, iwasan natin ang dark spots and yung mga shadow spots. And then, yung tamang-tamang liwanag, yung kanina nabanggit ni Sir Jerry, na yung kayang magbasa ng dyaryo. Okay? So, tuloy tayo. Sa type naman ng roofing, mas ang kanilang preferred na roofing ay yung monitor type para mas maganda yung ventilation. So, ito yung sample ng gulungan ng pugo. So, kung nakikita nyo, open siya. Open. Pero may screen yan or net para maiwasan kung kapasok yung mga pusa, ibon, and then mga asaw. Okay? So, mas maganda ang ventilation. Kasi tingnan siksika ng mga pugo. So, napaka-importante ng temperature and ventilation. So, tuloy tayo. Dito tayo sa brooding cage. Ang space requirement ng kada sisiw, ito ay dapat 2.5 inches by 2.5. Okay? Ang brooder na ganito, 2 feet by 4.5 feet by 1, can accommodate, kaya magkasya ang 200 na sisiw. Okay? So tayo, pangalawa, ang 200 na sisiw, nilalagyan lang natin ang 50 watt na bumbilya. Pero ang 50 watt na bumbilya ay is a guide lang. So, uobserbahan natin yung mga alaga natin. Kasi case-to-case basis, halimbawa, kung malamig na panahon, pwede tayong magdagdag. Lalo na kung sobrang lamig, na-obserba natin yung mga pugo ay nagkukumpul-kumpulan, ibig sabihin kulang yung init. Hindi sapat yung init na binibigay natin. Pwede tayong magdagdag ng ilaw. Okay? Tuloy tayo. Sa growing and laying cage, may iba na ang kanyang sukat. So, mas lumaki. 3 inches by 3 inches ang kada sisiw o kada pugo. And then sa laying stage, 3.5 by 3.5 na. Siyempre, malaki na. Kailangan ng mas malawak na espasyo. Okay? Tuloy tayo. So, dapat ang ating mga pugo nililipat after 15 days of age doon sa growing area. Okay? So, usually, ito naman ang itsura niyan. Diretso na yan sa layer. So, ito yung sample ng limang layer ng kulungan. So, naka-slightly inclined siya. 0.5 to 1 inches each mesh wire flooring. Bakit? Bakit naka-incline? Para yung itlog ay pag-diretso, mahulog. Pero ito ang ilalim nito ay meron pa nakalagay na steel matting. Kasi yung steel matting ay nakakatulog para hindi maglundo or maglaylay yung gitna. Kasi pag naglaylay, sobrang bigat ng itlog at ng pugo ay nai-stop. Naiputan, so madumi. Okay? So dapat meron siyang feeder and water. Siyempre, importante yan. Saan sila iinom and saan sila tutuka. Pero kung napapansin nyo, ang pagkakaiba nito sa mga layer chicken, isa lang yung patukaan sa harapan, nasa likod yung painuman. Unlike sa iba, nasa harapan yung patukaan and painuman. Kung naka-linear, feeder and water. Okay? So ang iba naman, naka-continuous na drinker. Or automatic na drinker. Okay? So tuloy tayo. Tapos na tayo sa housing. Diretso tayo sa management. Okay? So compared sa ibang species, ang quail ay napakabilis alagaan. Pero kailangan ng more intensive or mas tawag dyan yung mas maayos na pag-aaral o intensive kasi dahil sa kanilang size. Sobrang liliit.
Okay? So, kanilang size, kanilang size, sila ay vulnerable. So, susceptible sila sa mga predators or mga pusa, ganyan, daga. Okay? So, dito naman sa baba, target parameters, explain ko na lang. So, sa weight, siyempre, kada linggo, dapat dumadagdag ang kanilang timbang. And then naman sa mortality, so, meron dyan na nakalagay na ideal na percent lang na mortality, pero kung mas mapapababa ninyo, mas okay. So, sige, tuloy tayo. Sa brooding, ano pala ang meaning ng brooding? Okay, may nakakaalam? Meaning ng brooding? So, ang brooding, ito yung artificial na painit. Kasi siyempre, nung napisa, hindi na kasama yung nanay. Wala na siya kanilang maglilid-lid. Okay? So, sa edad na 0 to 5 days, meron tayong guide na 34 to 36 degrees Celsius, and then 6 to 9 days, meron na 32 to 33, and then 10 onwards, 30 to 31. Pero this is just ang guide lang naman. Always observe pa rin natin yung behavior ng ating mga alagang pugo. Okay? So, meron tayong, minsan during brooding, nagagamit tayo ng malinis na tela. Pinagluma ang newspaper and then mga sako, pinagluma ang sako para pang tubing sa ibabaw. Para makontrol natin yung init. Okay? So, tuloy tayo. Yung brooding, ito yung example. Dapat always check natin yung distribution. So, kapag ganito, ito yung normal dispersion. Pag ganito naman, siyempre nasa gitna yung painitan natin or yung brooder light. Pag ganito ang kanilang behavior, ibig sabihin, sobrang init na ating binibigay na iinit. So, dapat pwede natin itaas yung bumbilya or itaas yung kanabi. Pwede ganun. So, pag na-observe nyo naman na ganito ang mga pugo during brooding, nasa gitna at nagkukumpul-kumpulan, ibig sabihin kulang yung init nating binibigay. So, pwede natin ibaba or dagdagan ng ilaw. Pero pag ganito, drop, baka meron sumasangkal na malamig na hangin. Okay? So, dapat i-check natin yung para lagyan ng trapal. Okay? So, kailangan dapat laging tayo ang ating mga litter material. O pwedeng palitan or babawan ng regular. Okay? So, ayan. So, ganyan ang kaliit ang sisiyo. So, dapat provide a dry and drop free. So, and then, bago maglagay ng sisiyo, dapat disinfect din ang kulungan and then yung environment by using major D. Okay? So, tuloy tayo. Sa growing stage naman, ito ay tumatagal ng 16 to 35 days. So, halos 9 days lang ng growing. So, dapat, bago ilipat, meron tayong microbank awi na pang disinfect. So, dito, sa growing stage, dapat na maintain natin yung 12-hour na lighting program. So, wala nang artificial light na binibigay. Okay? And then, pangalawa, dapat nakahiwalay ang mga malaki sa maliliit para maganda yung uniformity. Okay? So, yung mga malaki, hiwalay natin. Yung maliliit, hiwalay. Para yung mga maliliit, ay hindi na mabuli. Okay? And then, makahabol pa sila sa timbang and sa laki. Pangatlo, huwag na tayong manghinayang. Kung meron mga bansot at mga sakitin, ikala natin yan. Para mabawasan ang gastos sa ating farm. Okay? So, next. Sa laying stage naman, 36 days and up. So, ganyan ang itsura ng kulungan doon sa mga hindi para nakakita ng kulungan ng pugo. So, yan yun, parang nasa preso, nasa tundo. Siksikan. Yan yung kulungan. So, yan ang likuran kasi ito ay patubigan yung mga pugo. So, siksikan yan. Nasa ilang inches lang yan. 5 inches ang height. Sa harapan ay 8. So, ganyan ka, baba lang. So, bakit? Kasi pag sobrang taas ng kulungan during laying stage, nagtatalunan yan. Parang mga bata na naglalaro. So, hindi sila makakafocus sa pangitlog. Nai-stress sila. So, nililimitan natin yung mga pagtalon-talon. So, nasa 5 inches lang height niya. Sa arapan ay 8. Okay? So, onset of lay, 40 to 45 days. So, dito, sa edad na ito, meron tayong mga guide na artificial light. Siyempre, during 0 to 21 days, meron tayong 12 hours plus additional na 12 hours na artificial light. Pero pagdating na ng 22 days hanggang 42 days, wala na. So, 12 hours na lang. Wala na tayong artificial light. And then, pagdating ng 43 to 49, additional tayo na
isang oras na activity sa life. Weekly, magdadagdag tayo ng isang oras. Hanggang ma-attain natin yung additional na 6 hours. So, ibig sabihin, 6 weeks tayong magdadagdag ng activity sa life, 1 hour kada linggo. Okay? So, tuloy tayo. Tapos na tayo sa management. Okay? So, ang sunod, nutrition. Siyempre, nandiyan papasok si Sari Manok San San Quilfields. So, ito ay kumpleto na ang kanyang diets. So, ito, iba't-ibang edad ng ating pugo, meron din tayong iba't-ibang patuka sa ating mga alaga. So, nandiyan si Sunshine Quail Booster, Sunshine Quail Starter, and Sunshine Quail Layer. So, may mga guide. Halimbawa, may mga guide naman tayong mini-guide. Tingnan nyo na lang po para hindi kayo masyadong malito. Okay? So, nakalagay naman yan kung kailan ipapakain at kung ilan ang ating ipapakain sa ating mga alaga. Okay, so tuloy tayo. So, feeding naman, dapat, ito, yung mga advantages na makukuha natin kapag maganda ang ating feeds. Unang-una, siyempre, mababa ang mortality. Mataas ang egg production. Pangatlo, mas malaki ang itlog. Pero hindi naman gaanong sobrang laki, hindi naman sobrang gaanong kaliit. And then, pang-apat, kung magpapapisa, mas mataas ang hatchability. Okay? And then, always serve a fresh feeds. So, dapat, hindi tayo mag-i-stack ng sobra. Kasi napaka-sensitive ng mga quail layers. Kapag tayo ay nakapagpatuka ng merong amag, ang mangyayari ay ito ay magkaka-toxin. Okay? So, ang amag ay toxin. So, parang bubugyan sa kanilang lalamunan. And then, pangalawa, dapat palagi may malinis at malamig na tubig. Okay? Huwag naman lagyan ng yelo. Malamig lang. Kasi sobrang init ngayon, pagbukas mo ng poso, ang unang lalabas ay mainit. Palagpasin natin yun. Lagay natin yung presyon tubig. Okay? And then, pangatlo, provide enough feeding space. So, meron itong guide na 2 cm per head. Basta hindi sila nagkaagaw-agawan masyado. Okay? And then, pangapat, nagpapatuwa tayo ng halos 3 to 4 times a day. So, kung nagpapatuwa tayo ng alas 6, after 3 hours, pwede alas 9, alas 10, 3 to 4, i-check natin, dagdag tayo ng pagkain, alas 12, dagdag ng pagkain, and then sa hapon, alas 3 hanggang sa alas 5. Okay? So, hindi yan dapat pinupuno masyado ang patukaan. Dapat yung tama lang. Kasi, base sa observation ko, ang pugo parang may hinahanap na feeds. Parang may kinakaykay. So, maraming feed wastage. Ang mangyayari, lugi tayo. Tataas ang ating feed consumption. Okay? Tatapon lang. Sayang. So, hindi naman yan pinupuno talaga. Kaya halos regular ang pagpatuka. 3 to 4 times. Halos 3 hours ang pagbabalik-balik. Okay? So, tuloy tayo. Tapos na tayo sa nutrition. So, sunod, sa flock health. Okay, so, ayan, ang dami. So, hindi naman kaya nga tandaan niya ng racers. So, mamaya, halimbawa, pwede niya muna kong lapitan at ibigay yung ganito. Or kung may mga flyers na available lang ito, ay ibanggit na lang natin para hindi sila na ito. Sobrang dami niya. Pero sa day 1, pagdating na day old or ready to lay, kung walang digest state, pwede tayo magbigay ng brown sugar. Okay? So, para maibalik yung lakas na nawala during travel. And then, kung meron naman digest 8-4X, pwede naman natin ibigay yan. Yan po, yan ang guide. Pwede natin itong sundan during ating pag-aalaga ng pugo. Okay, so kung walang tanong sa flock health, sunod tayo. Ito naman yung feeding trial na kinandak ni Sari Manok. So, tatlo yan. Si Sunshine, si Brand B, and Brand C. So, sa production parameters sa production, kung makikita natin, si Sunshine ay mas mataas kaysa sa ibang brand. Sa peak egg production, siyempre mataas. Pero sa egg weight, hindi naman nagkakalayo. And then sa feed consumption, hindi na rin naman nagkakalayo. Okay? Pero sa table to, sa economic intensity, kung makikita natin, mas malaki ang profit ni Sunshine. So, halos 10 pesos ang diferensya ang laki. Dito, halos 30 pesos na. Okay? So, yan ang mga trial na kinakandak. So, ayan ang pinapakita na ang aming feeds na si Sunshine Quail Layer ay napakaganda and sigurado kikita ang ating mga puguan. Okay? So, may tanong?